yung palagbayan. Iyaya niya ako, so nag-collab kami. So isa rin yung sa napulot kong tip eh, na kailangan makipag-collab ka rin sa iba para makita ka rin sa ibang channel. Kasi actually, nung bumagal yung subscription ko, natukso rin ako pare, marupok eh. Sabi naman panonoodin yung video nila kasi cooking vlog, makeup. Concentrate ako sa content pare. Hindi naman ako subscriber ko. Dumami yung subscriber ko kasi dahil sa content. Ay, naku, nasaktan yata yung katabi mo. 27, na-meet ko yung requirement ni YouTube. Ang tanong, lahat ba ng video mo pwedeng ma-monetize? Solid chat, pare! Kahit hindi na ako magsalita. Informative yan eh. Kahit... Ah, 3,000! Pakita nyo yung personality nyo. Sa akin yung ano yung... hawakan kung hindi mo, kung bibitawan mo din lang. Yeah. Hey, you are vlogging my vlogging. Ay, ay. Red Dragon Rider. Meron pa sa likod dyan, papa. Ayan! Ayan. All right. Si Red Dragon. Oh, tanga. Red Dragon Rider. Meron pa sa likod dyan, papa. Ayan. Galing pang Laguna yan. Pumunta lang dito para ma-meet kami. Ayan. Sarap mga exercise sa Ligaw. Where are calories? Yung video ni interview sa akin ni Bad Trip Moto. So nandun yung explanation. Tapos later na lang ako natutong mag- Nung una mga video ko, hindi nga ini-edit eh. Putol-putol. Mga 2 minutes, 3 minutes, yun lang. Minsan nga seconds lang eh. So, pero at interview nandun. With Red Dragon. Tapos, nag-ano ako, bali, nag-seryoso ako. Ay, nung mga after 3, masiguro mga March, hindi ko alam paano i-vlog ko. Sabi ko, ginagawa ko. Tapos, minsan, nung padating ng bandang January, gumawa ako ng isang video, na break time, wala akong magawa. Tip lang, how to lower your motorcycle. O, ba't nakalaya mo yung palagbayan? Yun pa yung pumato. Sabi ko, ang dami nag-move yun na. So, kahit ako sana, sabi ko. Tapos doon umusad yung subscriber ko. After 3 months, 73 ko. Sabi ko, ang lungkot. 3 months? Pamantala yung iba, 3 months, monetize na, di ba? May marang kikita kang ganun. Tapos, yun, si Aris Motovlog, so, naging friend ko sa Facebook. Iyaya niya ako, so nag-collab kami. So actually, siya yung unang mga nakakollab ko sa mga motovloggers. Eh, friendly rin si Aris, ang dami rin kilala mga vlogger. So hanggang sa, yun, mayat maya, o oh, aya, nag-aaya kayo, nag-aaya. So pasama din naman ako nasama kasi isa rin yun sa napulot kong tip eh, na kailangan makipag-collab ka rin sa iba para makita ka rin sa ibang channel. Kasi once na, kumbawa, subscriber niya, pero hindi mo subscriber, nakita ka dun. Mag-curious, pag yung channel mo. So, magiging aware sila, oh, okay, well, pwede ka rin i-subscribe, di ba? So, ganun. So, maganda rin yung effect ng collaboration. Tapos, yun, pagdating ng June, nung mag-start kami kay Reed, yun na, tuloy-tuloy na. Actually, nung bumagal yung subscription ko, natukso rin ako pare, marupok eh. Sub-to-sub? Natukso rin ako sa sub-to-sub pare. Ang puta kaya laban na uli, napumuyat ako. Hindi na ako nakakatulog, tapos magkakaroon ka palang kaaway. Matapik-tapik. Natuskip ka eh. Hindi mo naman tinapos, may i-spam lang yan. Muna bago like comment. So ginawa ko ngayon, walang sub-to-sub. Ginagawa ko na nga lang ngayon yun. Sa mga kapwa ko motovloggers, yung mga marurunong na nakakaintindi. Pabalikan ka na lang. Tapos yung may mga nag-alok. Pero yung ikaw yung mamimilit para malilinis. Tapos hindi mo naman panonoodin yung video nila kasi cooking vlog, makeup vlog. Ang hirap mag-comment, ang hirap mag-comment sa ganun eh. Hindi ka makarinig, di ba? Cooking lessons sabi mo, raise safe. Eh ang sabi ba, kailangan mag-comment ka. Kung sabi ko, mag-comment ko rito. Kilay. Hindi ako marunong mag-kilay. Makeup artist. So yun,
Masama niya na makikipag-sub-to-sub ka, 30 minutes, tapos yung ano mo pala, ano, makeup tutorial. Oo, diba? Para bang, sayang, para niluluto yung pet mo, habang pinanonood mo, no? Nakakapuyat pa. Napuyat ako! Pero natutuwa naman ako, sabi ko, naka-30 ako. Pero ibig sabihin, biri mo, 35 minuto, ilan yun? Ang dami nun, di ba? Di ba, mabuyat ka talaga? Oh. Tapos di, yun na, tinigil ko na yun. Talaga nag-concentrate ako sa content, pare. Hindi naman ako gagalingan mag-ira hanggang ngayon. Di ako marunong talaga yung sa... Kasi sinubukan ko rin yan sa laptop. Na ano ko, na nakukomplikaduhan ako. Napakaraming... Maganda, kasi maganda yung product. Pero talagang mas maraming oras ang kailangan mong gulin. Eh problema tayo. Tapos lag pa yung ano mo po. Trabaho, di ba? Apo. Oo. Eh minsan nga, nagnanakaw pa ako, pag break time, saka ako ginagawa yung pag-i-edit. Di ba? Di ba teacher ka, sir? Hindi, ano ko, sa opisina ko, sa registrar ako. Ng San Beda College. San Beda. Oo. Doon ako, 25 years na ako ron. Tagal, so, yun, no? Di... mas nauna pa nga dumating sa akin yung ano yung dumami yung subscriber ko. Dumami yung subscriber ko kasi dahil sa content. So guys, importante, hindi pa yun, later na yun. Ang dami content ko talaga nung una, na talagang pinapanood, yung mga tutorial ko. Tutorial doon sa motor, sa essay. Kasi ako, naghahanap din ako ng kung paano yung gagawin sa motor ko. Hindi ako makakita sa YouTube, puro essay, FSA ang meron. So naisip ko, papatok to kasi ako lang ang meron. Ako lang eh. So kaya dumadami yung subscriber ko dahil doon sa pag sabi nga yung mga niloloko nga ako ng mga kasama ko doon sa Manila. Meron kasi diyan sinisira yung motor eh. Makapagpa ano lang ang subscriber. Ang hirap yun. Mas magastos. Ay, naku, nasaktan yata yung katabi mo. Kanina. Hindi naman actually sinisira. Talaga sinunog ang gulong niya kanina. Hindi ko alam ba ma putol na yung klatso o kung yung ano. Tapos ayaw sinulit. Lang, eh di pa, imagine mo na. Oh. May na yung offer ka pa, di ba? Yes. Oh. Papalit lang ng gear oil, laka ano. Oo! Ay, yan ang motor vlog eh. Motor, tsaka vlog. Yan ang ano. Oh. So yun, sinatanong ako, ano ba yung ibig sabihin ng vlog? Short video. Ibig sabihin ng vlog, video at tsaka log. Ha? Video recording. Video log. Vlog. Vlog. Video log. Kaya nagtinawag na vlog. So, September 27, na-meet ko yung requirement ni YouTube. 1,000 subscribers. Actually, inabot pa ako ng mga 1,300 yung subscriber ko bago dumating yung aki watch time. Nauna huli yung watch time. After 3 days, na-monetize ako. Bilis, no? 3 days? After 3 days, monetize ako. Oh, sarap. Kasi yung iba, kaya nagtatagal. Dahil, dahil sa siguro sa... Minsan, yung mga video nila, hindi kasila. Grab video. Samurai, saman mo lang. Bago ko nag-create ng YouTube, inaral ko muna yun. This 1,000 subscriber and 4,000 watts hour of time. Para very good, yay! Dito tayo nagtagal. Sabi ko, nalungkot ako pagdating doon. Sabi ko, kasi yung una mga na-monetize pare, ang na-monetize sila dahil ang rule ni YouTube, 10,000 views lang. Patakti ko. O yung mga una, kaya sabi ko, kumaga ko itong na-discuss, kaya yung ngayon, mga nakon mga sumikat, yun, madali silang na-monetize, kasi yun lang ang requirement. Eh ngayon, humirap. Isipin mo, tapos di, ito na. After 3 days na-monetize na ako, saka ngayon nag-boom yung video na video. Yung LTO Memo. Oh. Actually, nung na-monetize ako, ay nung na-reach ko yung requirement ni YouTube, nag-start na yun. 200 views. 400. After 3 days, ang views ko, 5,000 a day. Nag-60K yun eh. 60K? Ano na nga ngayon, Barry? 115 views. Grabe na yun. 115,000 views. Baira? Tapos eh, biruin mo ang likes niya, 1,200 likes. Hit video. Sabi ko, sa YouTube ko, hindi ako maka 200 likes eh, sa FB, doon 1,000. Hindi ko kilala yung mga yun. So, yun, tama-tama, nung nag-viral yun, na-monetize ako, sabi ko doon sa kasama ko, pare, turuan mo ako maglagay nung ano, kasi more than 10 minutes video, turuan mo ako maglagay ng ads. Ng ads sa gitna. Kasi ang, pag na-monetize ka na,
lahat ng video mo magkakaroon ng ads, pero isang ads lang yun. Yung sa unahan lang ng video. Unahan tsaka unahan. Pag more than 10 minutes yata. Pa. Ikaw pa rin maglalagay nun. Ay, so magtitibla ka pa ng ads mo? Oh. Oo. Kaya palang ibarat-rat ang ads mo. So ganito yung rules ads. So isi-share ko lang sa inyo. Below 10 minutes, isang ad lang ang pwede mo mailagay. Above 10. At the most, dalawa kasi yung dulo. More than 10 minutes. So 10 minutes pataas, unlimited na. So let's say, mga video mo lang ng mga, let's say, kanta lang ng cover lang ng 3-5 minutes. Isa. May advertiser, isa lang. Isa lang. Oh. So ang 10 minutes kasi, 10-minute video, pwede mong lagyan ng ad sa umpisa, sa huli, gitna. Tsaka sa gitna. Ang tawag dun sa gitna, ad break. Ad break. Ngayon, ikaw ang magde-decide kung ilang ad break ang gusto mong ilagay. Let's say 10 minutes. Gusto mo every 2 minutes. Nakakainis yun. Nakakainis. Every 3 minutes. Nakakainis yun kapag ikaw ang pag hindi mo channel yung ano. Pero pag channel mo, kapag sa iyo, di ba? Yun eh. Lalo na kung bubuin. Baka kahit i-skip mo, mag-commercial siya direkta. Oo, kasi makikita. Kung in-skip ko ba? Siya, paano yun? Iniiwasan ko. No skip team. Ngayon sa ads, merong 4 na klaseng ads na pwedeng mag-appear sa video mo. Ito yung skippable ads. Non-skippable ads. Ito yung skippable ads, after 5 seconds, maglalabas. Skip. Yun yung skippable ads. Ngayon yung non-skippable ads, ang lalabas sa video mo, video will play after the ads. So yung mga 6 seconds lang yun. Malupit yun ano. Yung unskippable. Tapos meron yung display ads. Yung nga na may video kami, lalabas din parang rectangular bar na ano. So yun. Tapos yung meron pang isa, nakalimutan, caption nata na ads. So, 4 na ads na klase. Pero yung skippable ads, hindi automatic yun na naka-check. I-check mo talaga yun para lang mag-share. Pwede rin puro skippable ads ang ilagay mo. Ikaw din mamimili nun. May check. Ikaw din ang mamimili. So, yun ang, kung halimbawa, ang video mo 20 minutes or 30 minutes, ilagyan mo. Ako hindi ako naglalagay ng every 2 minutes, at least every 3 minutes kasi nakaka-pestil nga naman talaga. Ayaw na yun. Tsaka yung iba naman, nilalagay nila doon sa kung saan. Kasi di ba sa analytic natin, makikita naman natin kung saan bumibitaw yung mga nanonood. Eh. Di ba may mga ano yun, taas, mababa. So yung mababa, ibig sabihin doon, wala na. Hindi na sila nanonood doon, bumibitaw na sila. Doon ka sa mataas, doon ka maglagay ng ads kasi doon madalas yun ang hindi nila ini-escape. Pag sa video, ano na yung mga suspense na. Kunwari ito, may iaabangan ka. Ads ka dyan. Tapos, siyempre, hihintayin nila kasi andun yun sa kabila. Ngayon, pwede rin gumawa ng mga 2-minute o 1-minute video. Yung sinasabi kanina ni Pops, ka-teaser. Ako, ginagawa ko yun. Parang may habang ini-edit mo pala. Meron nga akong seconds lang na video, ang daming views. Parang intro na pala eh. Nakakaipon din ng oras. Kasi mas tinatapos nila yun eh. Mas pinanonood nila seconds lang mga 1-minute, 2-minute. Yung ano, mas pinauubos nila yun. Mga taong hindi takot mamatay. Daming nanonood nun. Ang summary ng video mo yung ano eh, yung makikita. Kaipon din ng oras yun eh. Saka mo may ipapasok ngayon yung buong video. So, ano na sila, kumbaga may idea na sila, pwede nilang panoorin yun ang buo. Yun ang mga tip dyan sa monetization. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng video mo pwedeng ma-monetize? Depende. Pwedeng hindi. Kasi, ano ba, kahit ako, nung na-monetize na ako, may video ako na hindi na-monetize. Na copyright. Walo. Yung may copyright dyan. Yung 4 with copyright claim. Yung mga music na ginamit. Yung 4 talagang not suitable for advertisers. Kumbaga, parang hindi susuportahan ng mga advertisers yung video mo. So, ang ginawa ko doon, pina-review ko sa YouTube. Kiklik mo yun, may option naman eh. Sabi, manual review. Submit for manual review. Tapos, kung wala naman siyang community guidelines talaga na ano, against, after kinabukasan, minsan ka wala pa kinabukasan, maghapon lang, approve na, monetize na yun. Dispute ang taon. Lagyan mo lang kagad ng video. Madali lang siya, sir. Madali lang. Ngayon, si Brum, nag-dispute ka na, di ba? Ilang beses na. Yung copyright claim naman, madali din lang. Ang mga copyright claim, it's either na palitan mo yung background music mo, o i-mute mo. Yun na. Nangyari sa akin. Sir, meron siya kahit hindi mo siya i-mute, i-dispute mo lang siya.
Oh, pwede rin, oh. Pero mag-ano ka, maghihintay ka ng 30 kung panalo o talo ka sa ano, kung panalo o talo ka sa... Contest yun eh, iko-contest mo. Yung ano, yung... Iko-contest mo yung ano mo na... Ano kayo, ako nga! Mag-charity ako! Ang dugdug ng mga bata, Baby Shark! Ang background music lang na! Trenda! Copyright ako! Hindi! Ano to? Pwede yun! Pwede yun! Pwede mong i-contest yun! Ang sabihin mo! Copyright ako yun! Ang reason mo, it's ano, public ano. Oh, background. Public background. Kung baka public event yun, galing sa public event, hindi mo pinasok sa music mo yun. Baby Shark! Na-capture lang video mo yung music. Pero hindi mo siya ginamit. Kaya ginawa ko noon, pili na lang ako sa YouTube mga kanta. Pili na ako doon. Ay, kung di man bagay sa Baby Shark ko doon, hip-hop, nasa gumagano. Kaya, dispute mo siya, dispute mo, sabihin mo, it is from the public, ano, public background, public place kasi ka, nag-video, na-capture. Kaya pala yung ibang motovlogger. Libre na ako mag-vlog, meron nang nagpo-vlog. Ipo-post ko to. I-upload ko to. Kandahin mo content. Solid yan, baka. Kahit hindi na ako magsalita. Informative yan eh. Kahit hindi na ako magsalita. Informative yan eh. Channel mo kung panoorin. Ayan. Kasi ako hindi naman. Kasi editing, wala naman tayong masyadong skits ako. Hindi ba ako nag-aalas? So, importante, una-una. Dapat may sustansa yung bilang po. May informative or educational. Ayan, ito, informative na to. Una-una talaga number one content. Regalo so, ng kapatid ko. Mayroon mga tingin pang, dito. Pangalawa, panggabi lang kasi. Yung thumbnail. Importante yung thumbnail kasi maganda. Kumbaga sa sabi ni Moto Sakto, di ba? Ano yun? Yung Moto Sakto. Itsura mo na nakikita mo, di ba? Dito yung so, tatra ka na, di ba? Sa itsura. Hindi mo pa kilala yung tao. So ganun din sa vlog. Ito ha. Pupoy picture. Oh, papasabi diyan. Okay. So sa ano muna sa na, thumbnail. Face reveal na. Dapat sa thumbnail pa lang maganda na sila para ma-attract na kagad sila. Okay. Pangalawa, siyempre, yun yung inaabangan ko, 11-11. Dapat yung title mo, catchy din. Ang problema sa ganyan, actually, hindi siya maraming glab na pare-pareho. Pero makita mo yung title, iba-iba. Yan ang mahirap. Kasi iba-iba yung atake. Isipin mo kung, kumbawa, iniin mo, uragon mo ito vloggers. Ilan tayo? Uragon dito. Eh kung lahat yung ginamit natin. Hindi, di ba? Copyright din. Hindi naman, kaya lang ibig sabihin, magrarank. Magra-rank yun. Magra-rank tayo. Ang ranking kasi, yung kasi yung nasa itaas yun, pinaka-rank 1. So, ang baano ba nagra-ranking ang YouTube? So, nagra-ranking siya unang-una sa content, pangalawa, thumbnail. Pangalawa, title. Pangatlo, title. So, dapat title. Importante yung title. Thumbnail pa pala. Oo, thumbnail. Dapat maganda. Kasi, dapat isisync mo yan eh. Yung thumbnail, title, description. Kung ano yung nasa thumbnail mo, dapat hanggat maaari, nandun din sa title mo at makikita din sa description mo at content mo. Kaya pag nag-sync lahat yun, pwedeng tumaas yung ranking ng... Very good, very good. Nice, nice, nice. Tapos yung panglima, yung tagging. Alam niyo ba yung tagging yung ginagamit mo ngayon? Naglalagay kayo. Napaka-important. Ha? Bababan yun. Iba't nandun sa option. Sa comment section sa baba. Sa baba. Doon ka maglagay. Huwag yung ano, yung mayas tag. Huwag ka mag... Di ba, pag nagawa-gawa ka, meron doon tags. Title, description, tapos pangatlong box, tag. Doon ka maglagay ng tags. Yung mga ano, keywords. Yung channel nila, pwede doon. Hindi, yung keywords, ilagay nyo doon sa description, sa baba. Sa baba. Lahat ng keywords na pwede nyo maisip na pwedeng ma-describe hashtag, sa video nyo, pwedeng makita. Yun, lahat yun, ilagay nyo doon. Sa pag-hashtag, dukot sa hashtag. Tapos sa hashtag naman, ang hashtag, ay iba pa yung hashtag, no? Iba pa yung tags, tsaka sa hashtag. Keywords. Yung tags doon yung sa ilalim. Ano kasi no, halimbawa. Tsaka place. Parang ano yan, pare. Parang Facebook din yan, eh. Pag tinag kita, diba? Makikita yung ano ko sa'yo, di ba? So, ganun din doon ang epekto sa YouTube. Pag tinag mo siya, halimbawa, tinag mo itong ano na to, event na to, Oragon event. So, lahat ng magsisearch ng Oragon event, makikita yung video natin. Halimbawa,
vlog ko to, pero tinakatag din kay Pops Panda, nakatag din kay Ritaso. Pag nag-search may nag-view na. Lumalabas yung video mo sa gilid. Ritaso. Lumalabas. Pati yung video mo, pakikita lalabas. Din dun sa kanya, lalabas yun dun sa lalabas. Suggested si Pops Panda nga palagi lumalabas sa video ko. Ang importante ng... Ikaw, palagi lumalabas sa video ko, no? Lalo na kung big time yung mga kasama mo, ano ba, si sikat na to eh. Rider, si Red Sheet. Inakibigan ko si mga riders. Si Red Sheet ito. So pagka lahat na nanonood kay Red Sheet, makikita rin yung video mo. Mas nahilang ako nung ano nung tinag ni Casey yung mga Facebook channel namin. Wala pa ko dumami yung subscribers ko after yung pag-post. Sina-shoutout. Kaso na na-copyright yung video niya, nire-upload niya yun. Ah, bakit na? O, nire-upload niya, iba ng title. Baka may Godzilla kasi yun. Copyright. Pero nandun pa rin yung links natin. Nilagay doon. Ano, tapos, yun ang ano doon. Tapos, yung mga link, halimbawa katulad yan, pwede tayo. I-promote natin yung mga kasama. Akala niya kasi, walang copyright yung ano kasi, dinadownload niya. No copyright. Sabi nga niya, huwag kayong maniwala. Asa na lang sa YouTube audio level. Pag-search sa ito, ng meeting na, tapos click nila, didiretso na sila. I-credit mo yung may-ari. Pwede kong magamit, credit mo lang. Yan so link ko na so pangaral minsan minsan ilalagay mo yung link ka YouTube YouTube link. So yun lang namin sa mga may mga channel na ano, nagbibigay talaga ng background music. Aaralin mo din. Basta ilagay mo siya. Dahil kasi nandiyan na tayo eh. Kumbaga sa tubig na basa na tayo eh. Pero yan. So yun, yun yung mga iwasan niyo yung pare yung subscribe kasi yung sub to sub na yan, yung mga makakasub sub to sub. Diba yung iBugs? Yan ang una. Pampalaki ng iBugs. Mabuti kung balikan pa kayo yan pakatapos. Pero may kakilala ako, nag 4K watch hour na siya, mababa pa yung subs niya. So ang ginawa niya, sub to sub siya. Namonetize siya. Kasi ahabol niya na yung ano. Oo, ahabol niya. Ang pangit kasi, mataas yung subscription mo. Pababa yung watch hour. Tapos wala kang watch hour. Gusto sabihin, wala nanonood sa vlog mo. Diba? Yung kanina? Ayan o, pati ito na tayo. Ay, ma'am, stabilizer. Ay, lalo ko nagpapapalit. Kaya nga, Evo Philippines, baka naman. Uy, yung helmet mo, biyak na, palitan mo na yan. Na-accidente ako nito last week. Nagpapapalit na po yan. Nagpapalit yung pagkaganyan. Oo. Oo, na-accidente ako. Palitan mo na yan, delikado na yan. Natatanggan. Strap lang. Be natural. Maging natural lang kayo sa vlog nyo, huwag yung parang ma... nag-aarte kayo. Pakita nyo yung personality nyo. Sa akin yung ano, yung patawa-tawa ko sa... Mahirap na kung ipakita ko yung personality ko. Walang manunood sa akin. Yung mga subscribers ngayon ka na. Based na sila sa personality. High blood tayo palagi. Ano yung iyakin sa vlogger? Ubat lang. Nakita ko ngayon. Gumawa siya ng channel. Oh, gumawa siya ng channel. Di, mas maganda yung may basher din. Para sa subscriber. Kasi pag may bago kang upload, susundan ka niya, papanood. Ka. Dagdag views yan. Tapos may nagsabi pa sa akin, kung san-san ka ngayon nakakapunta, kung the beat lang ng inyong motor mo sa'yo, pakialin nyo ba? Ngayon pala sa'yo. Kailala ka ako nagpa-vlog, namamasahin lang. Wala kamay lang. Oo, ganun yun. Bakit? Oo, ganun talaga yun. Plano sinasakyan. Di ba sabi ni Brizzy, bawal yung iyakin sa vlogger? Oo, bawal. Pag ano, dapat doon na lang mismo sa ano mo, sa channel mo yun sinagot. Lalong magagalit yun. Pag every time na mag-upload ka ng video, pupuntahan ka noon, ibabas ka niya, dagdag views pa yun. Ay, nahuhulog. Ay, gawa mo ng hugot kayo niyan. Patingin. Parang siya nahulog sa iba. Hugot pa. May sira na. Alam mo, hugot dyan, ganito. Ha? Bibigyan kita, Paps. Huwag mo alisin. Bibigyan kita ng maganda hugot dyan. Huwag mo nang hawakan kung hindi mo kung bibitawan mo din lang. Ah, yun. Galing ni Sir Red Dragon, ha? Nabasag yung puso ko. Huwag mong tanggalin ka, wala nang protection yan. Pag magpapalit ka na lang sa kamo. Magpapalit ka na lang. Pag nahulog yan, wala na. Yung display mo na yung mababasag. Subscribe kayo sa channel ni Yon Motovlog. Shout out Yon Motovlog! Ako din! Shout out Ritaso! Ritaso Vlog, subscribe kayo! Yon Motovlog, kay Ritaso Motovlog. Chubby! Shout out Rider! Kalang Rider! Subscribe kayo!
kay Rider Galang, Galang Rider. Yung views namin, yung views. Subscribe my channel. Yung views, yung views. Subscribe kayo. Brum brum, oh brum brum. Wala kang masabi. Wala kang masabi. Super saya, super saya ba? First call of Second, tumabi ka kay Sir Red Dragon eh, sayang ng interview ko. Oh, paano ba yun may edit? Nahirapan ako mag-edit. Siya, ayaw mag-face reveal. Pero sa YouTube, pwede rin. Sa YouTube, pag naka-upload na sa YouTube, bago mo i-public, edit mo ulit, i-blur mo yung face niya. Pwede, pwede sa YouTube. Merong option nun. Hanapin ng YouTube yung face na magsasuggest sa lahat ng mukha na makita sa YouTube, sa video mo. Tapos pamili ka doon kung alin mukha yung gusto mo i-blur. So every time nalalabas yung mukha niya. Oh, kaya naman pala sumusunod yung ano, yung blur niya. Kasi pag sa nag-edit ka, hirap habulin eh, pag gumagalaw na eh. Doon yung mismo sa YouTube app na yun. Ah, doon yun. Subukan ko, pero pag nagkamali ako, patay na, labas yung mukha niya. Sige lang, ako dito. Tapos siya papangalanan eh. Oo. Limbawa, nakatabi ko siya, pero hindi mo naman siya pangalanan, di ba? Okay lang yun. Okay lang. Hindi nila alam kung sino yung katabi ko. Pero sa ibang mo, pag nakita, alam na. Kahit nakatakip, palagi namin, palagi siyang naka-face reveal. Hindi, lahat kami nahihirapan. Hindi sa tuwing kasama kami. Parang mag-face reveal ka lang, makakarang-awa mo na sa amin. Mahirap mag-edit. Nag-edit, hindi namin na mapigilan eh. Natutokso kami. Natutokso kami yung makilala ka. Hindi ko maintindihan. Ay, hindi pa nga siya makakalala. Ayan. Kaya pala kawa-kawa kasi parang kawali. Kawa. Ayun, meron pa doon, no? Maganda. Wala nang almusal-almusal. Kopi na lang. Starting live. Yo! 5, 4. Wala may data. Hey, you are vlogging my vlogging. Ay! Ay, nahulog. Ay, nahulog.